Purihin ninyo ang Panginoon na kinain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Ika niya ang langit at lupa, kanya ang araw at buwan, nilikha niya ang mga isla't ibon, mga gumat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ng kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon na kinain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Webis tayo ng ika-23 na linggo ng ngayong panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Gunitain po natin ngayon ang kamalmahalang pangalan ng mahal na Birhen Maria. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor, pamansang lambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na mga nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming, through Facebook Live, YouTube, X, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Nga kapatid, sa unang sulat ni San Pablo sa taga-Corinto, tinuturoan tayo na tinubos tayo ng ating Panginoong Hesus. At sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, tinuturoan tayo ng ating Panginoon na ibigin pati ang mga kaaway upang tayo mamuhay ng mga anak ng Diyos. Sa mga pagsubok sa buhay at dahil sa ating karupukan at kahinaan, tayo ay hindi mamuhay at mahirap mamuhay bilang Kristiyano at dahil dito, tayo ay magkasala. Kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na wala hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kaganahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo
sa mga taga Corinto. Mga kapatid, alam nating may kaalaman tayong lahat. Ang gayong kaalaman ay nagbubunsod sa tao upang magpalalo. Ngunit ang pag-ibig ay nakapagpapatibay. Ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakaaalam ng dapat niyang malaman. Ngunit kilala ng Diyos ang umiibig sa kanya. Tungkol nga sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan, alam nating walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan at iisa lamang ang Diyos. Bagamat may sinasabing mga Diyos sa langit o sa lupa, at maraming tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon, sa ganang akin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Hesukristo, at sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan din niya'y nabubuhay tayo. Subalit hindi lahat ay nakaaalam nito. May ilang nahirati sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, kaya't hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng ganitong pagkain, ang akala nila'y handog pa rin sa Diyos-Diyosan ang kanilang kinakain. Palibhasa'y kulang ang kanilang kaalaman, nababagabag ang kanilang kalooban sa pag-aakalang sila'y nagkakasala. Kaya't dahil sa inyong kaalaman ay napapahamak ang kapatid ninyong mahina pa, at nagiging dahilan din ang kamatayan ni Kristo. Sa gayon, nagkakasala kayo kay Kristo sapagkat ibinunsod ninyo sa pagkakasala ang inyong kapatid at itinanim sa kanyang isipan ang maling paniniwala. Kaya't kung dahil sa pagkain ay magkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang di siya magkasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon ako'y samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, patid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, patid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid sa buhay na walang hanggan. Samahan mo at ihatid. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sa pagmamahalan natin ang Diyos ay ating kapiling, pag-ibig niya'y lulubusin. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawa ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nang hingi sa iyo, at kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawin lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin yun nito. Kung ang paghihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawin ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya ay mabuti sa masama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo kaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Kasama ko po ngayon si Father Robert Arellano. Palakpakanin natin si Father Robert Arellano. Ang atin pong ebanghelyo ngayon ay punong-puno ng pag-aaral. Pero makita po natin, lima na pag-aaral ang lahat ng mga pagbasa natin ngayon. Una, ang tungkol sa pag-ibig sa kaaway. Ito po ay napakahirap dahil sa atin pong kaugalian o kalakaran sa buhay, napakahirap mahalin ang mga hindi nagmamahal at lalo na ang mga kaaway. Maski sa mga Hudyo, mayroon silang tinatawag na lumang kautusan sa aklat ng Leviticus, Kapitulo 19, Versiyo 18, na mahalin ang kapwa. Pero ito yung kapwa na hindi nila kaaway.
Kung ating tingnan ang ating unang versikulo ng Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 6, ay sinasabi na ibigin mo ang iyong mga kaaway. Lalo pa itong malalim ang kahulugan sa orihinal na pagkasulat. Agapati, tos, ektros. Ektros ay mula po ang root po dito, ektro, yung ayaw natin, yung kalaban natin. Kaya ektros, yung talagang pinakamasama na kaaway. At ang ginamit na pag-ibig sa salitang Griego, kuno ko na Griego, agapati, mula sa salitang agape. Mayroon pong lima na salita ng kuno ko na Griego. Ito yung philia, na ordinaryo na pag-ibig. Philia, eros, pag-ibig na may paghahangad sa laman. At pragma, ito yung pag-ibig na ikaw ay gusto lang na mayroong kasama sa buhay. At storge, ito yung pag-ibig na ang iniibig mo ay parang kabahagi ng iyong pamilya. At ang panglima, agape, ito yung banal, tunay at wagas na pag-ibig. At ito pa ang ginagamit. Pwede naman sanang philia lang. Pero bakit? Kahit dapat sana philiis, tos ektros. Pero ang tinuturo ng ating Panginoon, agapati, tos ektros. Kaya nasalin po sa Latin, diligite inimicos bistros. Ang ginagamit rin ay diligere. Na ito yung malalim na pag-ibig. Bakit hindi na lang amare? Kaya kapag tingnan po natin ang ating ebanghelyo ngayon ay napakahirap pong sundan. Pero ito ay una sa lahat, nagtuturo po ang ating Panginoona sa isang panibagong panuntunan sa buhay. Pangalawa, dapat hindi po maghihiganti. Kaya sinasabi sa versikulo 29 ngayon, na kung ikaw ay sampalin sa isang pisngi, ibigay mo rin ang kabilang pisngi. Napakahirap po yan. Pero pagtingnan po natin, ang nagsampal sa iyo, lalo na pagka doon sa tinatawag na Middle East o Gitnang Silangan, ang ginagamit nila na pagsampal sa iyo ay yung kaliwang kamay. Ang kaliwang kamay kasi, ito yung masama na kamay na ginagamit sa tuwilit. Pero ang kanang kamay, ito yung ginagamit para sa pagkain. Ito yung mabuting kamay. Kaya ipasampal mo ang kabilang mong pisngi. Pag isampal yung kabilang pisngi, ang ginagamit na kamay ay ang kanan na. Ibig sabihin, nakabawi ka na. Pero hindi rin ganon. Kapag tingnan po natin, ito yung huwag maghihigante. Pangatlo, kailangan din na tayo ay mapagbigay. Versikulo 30. Kaya handa tayong magbigay. Kung ano ang hiningi, supasobrahan pa. At kung mayroong utang, huwag na lang asahan na magbayad. Kaya karamihan sa mga Kristiyano na tumitingin sa batas na ito, laging nalugi sa negosyo dahil gamitin nila itong bersikulong ito. At mayroon pang-apat, yung tinatawag na ginintuang tuntunin. Gawin mo sa iba ang gusto nilang gawin sa iyo. Versikulo 31, Kapitulo 6, Ebanghelyo ni San Lucas. Pero hindi lang dito. Mayroon pang hugot ang ating Panginoon. Mula sa versikulo 32 hanggang 38. Ito yung panibagong panuntunan sa buhay.
na napakataas ang antas. Kaya napakataas ang antas na ang ibig sabihin, hindi lang yung mga pang-ordinaryo. Dahil sabi ng ating Panginoon, higit pa dapat ang ating ginagawa sapagkat ang pangkaraniwan na ginagawa ng iba ay ginagawa ng mga makasalanan at mga pagano. Kaya huwag tayong humatol upang hindi tayo hatulan, huwag tayong magparusa upang hindi parusahan, at magbigay ng hustong takal, siksik, liglig at tagumapaw sapagkat ang takalang ginagamit natin sa iba ay siya ring gagamitin sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ang tunay na kahulugan nito ay tayo ay mamuhay na tunay na imahin at larawan ng Diyos. Ang Diyos ay may kabutihang loob. Dapat din magkaroon tayo ng kabutihang loob. Pakisabi sa katabi mo, magpakabuti ka. Magpakabuti tayo sapagkat yon ang tunay na paging imahin ng Diyos. Kaya mayroon tayong pag-ibig na nagbabago sa buhay. Ito yung tinatawag nila na transformative power of love. Na kung ikaw ay umibig, magbago ka. At dahil mayroong pag-ibig, handang magkaroon ng isang panibagong relasyon. Ito ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Kaya nga sinasabi sa ating unang pagbasa, sa unang sulat ni San Pablo taga Corinto, na dapat iba yung panuntunan natin na hindi natin hilain ang iba na kakain sa mga alay, na mga pagkain sa mga diyos-diyosan o kung ano man na maghatid ng kasalanan sa kapwa. Bagkos, alalahanin natin ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo na tayo ay naligtas dahil sa kanyang pag-alay sa kanyang buhay. Kaya tama yung sinabi ng Salmo 138 ngayon, versikulo 24, na Panginoon, samahan kami sa buhay na walang hanggan. Sapagkat ang tunay na punot dulo, ang tunay na ugat o dahilan bakit tayo magkaroon ng ganitong ibang antas ng buhay na higit pa sa ginagawa ng mga ordinaryo na tao o mga pagano o mga hintel, ay dahil tayo ay nagpapahayag ng biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos na bigay sa atin, kaya hindi po natin sikapin ang ating mga pansarili na kinakailangan. Atin pong sikapin kung ano ang nakabubuti, kung ano ang pagbibigay ng kabutihan at mga adikain para sa kabutihan, sapagkat ang ating pagtingin ay hindi pagtingin sa sarili o pagkaroon ng tinatawag na pagsentro sa sarili, bagkus tayo ay magkaroon ng pakikitungo sa kabutihan sa ating kapwa-tao at sa mga nilikha ng Diyos. Kaya ito yung mamuhay sa habag at awa. Habag at awa. Sapagkat tayo ay nagmula sa tinatawag na parihas na sinimulan. Mula po tayo sa Diyos bago tayo nagiging tao sa sinapupunan ng ating ina sa tulong ng ating ama, ay tayo ay minamahal at nilikha na sa puso ng Diyos. At doon rin tayo tutungo sa Diyos. Ibig sabihin, isang pinagmula natin, isan rin ang tunguhin sa ating buhay. At ito ang pagpahayag ng tunay na awa. Sa salitang Hebreo, ang awa, rakham o rakhamin. Na kapag itong rakham o rakhamin ay ito ay magmula din sa sinapupunan. Rekem ay sinapupunan. Mula tayo sa sinapupunan ng Diyos. Kaya kailangan natin ang tunay na awa.
sa salitang Griego, Helios, ang awa. Ang awa ng Diyos ay ating mapapahayag. Sa salitang Latin, misericordia. Dalawang salita po, misery at cord. At ang cor ay puso na tayo ay nagkaroon ng pagdamay sa sakit, sa hirap ng ating kapwa-tao. Ito yung bagong panuntunan na bigay sa atin ng Panginoon. Napakahirap mang gawin, pero dapat nating gawin. Sapagkat ang kabutihang loob ng Diyos na napapahayag sa kanyang mga biyaya na binibigay sa lahat ng tao, binibigay sa atin, kahit hindi tayo karapat-dapat, ay siya ring batayan kung paano tayo makikitungo sa ating kapwa-tao. Kaya ulitin po natin ang pagsabi sa ating kapwa, magpakabuti ka. Pakisabi sa katabi mo, magpakabuti ka. Kung magpakabuti tayo, atin pong napahayag ang Diyos. At kung napahayag natin ang Diyos, umibig tayo na higit pa sa pag-ibig na laging ginagawa ng tao. Umibig tayo. Gaya ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus na handang nag-alay ng kanyang buhay sa krus. Upang tayo ay magkaroon ng pagkamulat hanggang pag-alay ng buhay ating mapahayag ang tunay na pag-ibig. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bumaling tayo sa Diyos Ama para sa tulong na ating kinakailangan upang sundin ang halimbawa ni Jesus na nagsasabi sa ating mahalin natin ng ating mga kaaway. Atin pong itutugon, Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magbigay saksi sa kanyang sambayanan sa pamamaraan ng pagkapatawad, pag-ibig at kapatawaran upang masalamin ang kabanalan ng Diyos sa daigdig. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Yung may galit at pait sa kanilang kapwa, naway mapagtanto na naghihiwalay lamang sa kanila sa Diyos ang pagsunod sa kanilang hinanakit at suklam, manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga pamilyang pinaghiwalay at nahati dahil sa kanilang kawalang bahala sa isa't isa, naway mapanumbalik ang dating pagkakasundo at alab ng samahan, manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kapayapaan ng isip na lumago sa pagkapahalaga nila sa kanilang natatanging bahagi ng pakikisa kay Kristo sa kanyang pagkapakasakit, manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga yumao, naway makibahagi sa kapayapaan at kaligayahan ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Amen. Ama naming Diyos, alam mo kung ano ang mabuti para sa amin. Tanggalin mo nawa ang aming mga puso, ang mga hinanakit at basbasan mo ang aming pagsusumikap na mahalin ang lahat ng aming kapwa. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kung tinapay at alak na muna
sa iyo, uniwain sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa iyo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at tarangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkalob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong marapat na aming maialay. At naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahing ngayon ipinagdiriwang sa pangitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapanintunay, marapat ni kay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kanloobang tayo ni kamot pinangasiwa sa San Sinopo. Sagad mong siya iwas ng lubos, siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong pagiliw, yung pinantulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng anghel sisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan yung Espiritu yung banal na makalob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ngayon, iniabot kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanghanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Itinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Ay sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang muling-muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng magaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sila. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
faces me. I'm all of heart, hear me, deliver me, O Jesus. From the desire of being esteemed, from the desire of being loved, from the desire of being extolled, deliver me, Jesus, Jesus, meek and humble of heart, heal me, deliver me, O Jesus. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medalyon. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Gambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay na iyong anak na para sa amin, sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kasama ko po ngayon si Father Robert Arellano. Palakpakan po natin sa kanyang pong pag-alay na ating banal na misa. Salamat po sa lahat ng mga narito, sa lahat ng mga naugnay sa iba't ibang social media platform, sa lahat ng mga tumutulong sa Quiapo Church o pamakatulong ang Quiapo Church, lalo na sa tuwing Thursday, sa iThursday. Naway ang Panginoong Diyos ay magbigay sa inyo ng mga biyayang siksikliglig at nagumapaw. Salamat po sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng naignay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay laging magbigay sa inyo ng mga biyayang kinakailangan sa buhay. Ngayon po, kailangan tayong umibig ng higit pa sa ordinaryo na pag-ibig. Ibigin ang mga mahirap, ibigin o mahalin, lalo na mga kaaway, upang tayo magsasalamin sa Diyos ng pag-ibig. Naway mamuhay tayo sa pag-ibig na ang bawat tahanan hindi lang naging paaralan ng pag-ibig, bagkos dambana din ng pag-ibig na mamuhay sa habag, awa, pagtanggap, pagpapatawad, at tunay na pagtanggap sa isa't isa. Ngayon po ang pagbasbas. Dalawa po kami ni Father Robert ang magbibigay ng pagbasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihag mo sa ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ka na nagsusumamo sa iyo, makamta na Manila, ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahin dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng binisyon ito, ay maalala ng pangako ng sabinyag na ikaw ay kanyang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan.
Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipayan, pag-ibig at pag-asa ng Pong-Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong-Isus na. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Ipintuo ka namin, mahal mo ang aming buhay at kaligtasan. Gusto Padre Jesus Nazareno, tas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa isag ng maraming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, luluwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,